Broadcasting region-wide, this is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarinesor. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated at sa ngalan din po ng ating minamahal at ginagalang sponsor, Ma'am Lalaine Villaferte Abunal at sa buong Villaferte family, ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños at sa technical, si Sir Stephen Fabis. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo po ay magpapasimula ng ating umaga, ng ating araw sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga aral ng Panginoon upang sa ganoon ang mga aral ng Diyos ay maging gabay, liwanag, direksyon ng ating mga desisyon at mga tatahaking landas. Ito po ang biyaya sa pagkaaga dito po sa BBS DWLV 91.9 FM. Manalangin po muna tayo bago ang lahat. Ama namin Diyos sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa bagong buhay, sa panibagong umaga. Salamat po, ginising niyo pa po kami, nataglay ang buhay, kalakasan, kapayapaan, kagalakan, at maraming salamat Ama sa mga dakilang bagay na iyong gagawin sa buhay ng mga magtitiwala sa iyo. Pangunahan niyo po kami habang kami sama-samang nakikinig, nagbabasa at nag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ang banal mong espiritu ang mangusap sa lahat ng makikinig at manunood at sa lahat ng magre-replay nito. Salamat po. Itong aming dalangin, hinihingi ang iyong gabay at pagsasalita sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga din po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya, kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa mga kapwa pastor, kapwa lingkod, kapwa manggagawa na nagsabi sa akin na kung hindi man sila nakakapanood live, sila ay nakikinig sa radyo. Mayroon po sila mga transistor radio. So magandang umaga po sa mga lingkod ng Panginoon, sa Omni Pastors na nakikinig sa kani-kanilang radyo. Lalo na nga kapag kamahina ang signal, talagang hindi ka basta makapanood live, ano? Pero siguradong sigurado ang radyo. At may mga nakapagsabi sa akin na sa radyo sila nakikinig, yung mga Omni Pastors at mga kilalang mga pastor, kaibigang mga pastor at mga kaibigan kung saan-saan, sabi po nila sa radyo sila nakikinig. Bihira lamang po ang may nanonood live. Kung mayroon man, nire-replay na lang ito at nalalaman ko na lamang po dahil natitrace ko po kung sino-sino po kayo. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa biyaya sa pagkaaga. Sige po, magandang umaga din po kay Pastor Vicente Lizardo. At magandang umaga din po sa lahat ng kapatiran po dyan sa Tinambak. Magandang umaga din po kay Sir Luis San Jose Jr. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo mga minamahal kong mga tagapakinig sapagkat napakabilis ng ating oras. Okay po. May nag-misay po rito sa aking personal. Okay, babasahin ko po. Anong oras na?
baka ito na lang po ang ating talakayin. Ako po kasi ay may nakahanda na dapat nating pag-aralan ngayong umaga, pero sabi ko nga po, kapag may nagtanong at nataon po ninyo na hindi pa naman ako nagsisimula, ito na ang tatalakayin ko para pagbigyan po ang inyong kahilingan. From Ma'am Violeta Conde. From Ma'am Violeta Conde. Magandang umaga po, lingkod ng Diyos, Pastor Luis. May katanungan lamang po ako at sana po ay maisingit po ninyo sa inyong programa. Totoo po ba ang reincarnation? Totoo po ba ang reincarnation? Gumagalang po, Violeta. Violeta Conde. Okay. Ang tanong niya po ay tungkol sa reincarnation. Ang sabi po ni Ma'am Violeta Conde, totoo ba ito? Yan. So kaya pa naman dahil hindi pa naman ako nagsisimula. Yan siguro ang tatalakayin ko ngayong umaga. Ayun, may pahabol po. Nasa Biblia po ba ito? Ano po ba ang ibig sabihin ng reincarnation? From muli po kay Ma'am Violeta Conde. Reincarnation po, also known as rebirth or tawag yan, transmigration. Reincarnation is the philosophical or religious concept that the non-living essence of a living being begins a new life into different form or body after biological death. Yan po, Ma'am Violeta Conde, ang sagot ko po sa inyong katanungan kung ano ang ibig sabihin ng reincarnation. Tagalogin ho natin. Ang reincarnation po, ayon po sa iyong tanong, ito po ang tinatawag na muling pagsilang. Ano? Muling pagsilang, kung tawagin ito ay transmigration sa English, na ang ibig sabihin nito, the passing of a soul into another body after physical death o biological na kamatayan. Ang reincarnation daw po ay tinatawag na muling pagsilang, pero lilinawin ko po, ito ay a religious concept, okay? A philosophical concept. Pag sinabi nating philosophical na konsepto, hindi ito biblical, okay? Lilinawin ko po yan sa iyo, Ma'am Violeta Conde. Hindi ko mo sinabi ito ng religious or philosophical na konsepto ay paniniwalaan na natin kaagad. Sapagkat, uulitin ko po, hindi ito biblical. Ang tanong nyo po ba, totoo ba ito? Ang sagot ko po, hindi. Okay? Wala ito sa Biblia. Wala po tayong mababasa sa Biblia na pinayagang ang isang namatay na, ha? Nailibing na, tapos na lahat, nailibing na, nasa ilalim na ng lupa o kaya sinunog na yung katawan, ay pinapayagang bumalik sa daigdig ng mga buhay. So yan po ang sagot ko sa iyo, Ma'am Violeta Conde. Magandang umaga kay Pastora Risa Karandang Rakitico. So yan po ang ibig sabihin ng reincarnation, Ma'am Violeta Conde. Ito po yung tinatawag na transmigration, o sa English po ay transmigration, the passing of a soul into another body after physical death. Ito yung pagka namatay daw po ang tao, ayon sa kasasabi ko lang po kanina, ayon po sa religious concept,
ayon sa philosophical essence or concept na pagka namatay do po ang tao, sinunog na yung katawan, lalo yung mga nagpapakremate, yung cremation. O kaya naman nilibing na yung katawan, inimbalsam mo na, tapos ipinasok sa kabaong, inilibing sa lupa, o ipinasok sa netso. Ang paniniwala po ng reincarnation, yun daw pong kaluluwa ng namatay ay muling bumabalik sa daigdig ng mga buhay at ito ay naninirahan sa ibang katawan. Ang tanong niyo po, Ma'am Violeta Conde, totoo ba ito? Tatapatin po kita. Hindi po ito totoo, okay? Kaya nga tinatawag na religious concept, philosophical concept. Ibig sabihin, galing lang sa filosofiya ng relihiyon. Kumbaga, kumatha lang ang relihiyon ng interpretasyon ng pangunawa na kapag ang isang namatay ay bumabalik muli sa daigdig ng mga buhay at naninirahan sa ibang katawan. Magandang umaga po kay Pastor Mari Loloses Martilino. So hindi yan totoo, Ma'am Violeta Conde. Actually, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, mababasa po ninyo sa, kung may Biblia kayo, mas magandang makita nyo ngayon, Hebrews 9:27. Sa Tagalog na Biblia, Hebreo, Kabanatang Siyam, Talatang 27. Ano ang sabi dyan? It is appointed to man to die once, and after that, the judgment. Itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Okay? Marami sana akong ibibigay sa yung mga talata, pero kukulangin tayo sa oras. Pero susubukan ko ang ilang mga supporting verses na nasa context po ng inyong tanong. Okay? Naalala po ba ninyo ang Lucas, Kabanatang 16, Talatang 19 hanggang 31? Yan po ay tungkol sa mayaman at si Lazaro. Nung mamatay yung mayaman, inilibing. At nung mamatay si Pulubi, traditionally siya itinawag na Lazaro, siya ay dinala sa piling ni Abraham. Ngayon, nung, to make the long story short, nakita ng mayaman si Lazaro sa malayo. Nakita niyo ho. Tapos, sabi ng mayaman, nakiusap siya kay Amang Abraham na pabalikin si Lazaro sa daigdig ng mga buhay para bigyang babala ang kanyang 5 kapatid na lalaki na nabubuhay pa sa daigdig. Para daw bigyan sila ng babala para hindi daw sila mapunta sa dako ng pagdurusa na kanyang kinalalagyan. Ang tanong, Ma'am Violeta Conde, pinayagan ba si Lazaro na bumalik sa daigdig ng mga buhay? Hindi po. Hindi po. Kaya hindi po totoo ang tinatawag nating religious concept o philosophical concept ng isang namatay, pinababalik muli sa daigdig ng buhay. Wala pong ganoon. Mga imbento lang ho yan ng tao, imbento lang ng relihiyon na tuloy pinagkakapirahan. Ba't ko nasabi? May magalit sa akin, okay lang. Okay? Bakit ko nasabi? Pag pinaniwalaan ng mga buhay na ang kanilang namatay na mahal sa buhay ay nagparamdam o kaya nagpakita dahil sila daw po ay nahihirapan sa kanilang kinalalagyan, anong gagawin ng mga tao? Magpapadasal. Ano ang padasal? May bayad. Okay? May bayad. Para daw yung kaluluwa ng namatay ay baka mailipat pa sa langit. Pero wala pong ganoon. Pag-aralan niyo mabuti. Ang Lucas, Kabanatang 16, Talatang 19 hanggang 31, walang ganoon, Ma'am Violeta Conde. Okay, kaya hindi po totoo ang reincarnation. Wala pong pinapayagan na namatay tapos babalik sa daigdig ng mga buhay. Tapos, halimbawa lang ito. Pero hindi po totoo ang reincarnation, ha? Namatay ako. Okay, ganun. Tapos, ang paniniwala ng reincarnation, nilibing na yung katawan ko. O kaya sabihin natin, inuod na. Tapos, babalik yung kaluluwa ko at maninirahan ako sa
ibang katawan. Ganun po ang ibig sabihin ng reincarnation. Sa ibang term, transmigration. A passing of a soul into another body after biological or physical death. O, ang reincarnation daw po ay ang paglipat ng kaluluwa sa ibang katawan pagkatapos ng tinatawag nating biological o physical na kamatayan. Pero ulitin ko, Ma'am Violeta Conde, hindi po ito totoo. Hindi po ito biblical. Pag sinabi natin hindi biblical, wala po at hindi itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga, sabi ko po sa inyo kanina, ang ibig sabihin po ng reincarnation, also known as rebirth, muling pagsilang, or transmigration, a passing of a soul into another body after physical death. Yan pang reincarnation. Reincarnation is the philosophical or religious concept that the non-physical essence of a living being begins a new life into different form or body after biological death. Yan pong ibig sabihin ng reincarnation, Mama Violeta Conde. Magandang umaga po muli kay Ma'am Lourdes Garrido. O kaya, uulitin ko po, ito po ay religious concept lamang. Okay? Matagal tayong panahon na pinagluloko ng mga kung ano-anong pinapaniwala sa mga Pilipino. Na kapag ang isang namatay, muling bumabalik, nagpaparamdam, nagpapakita. Paano nangyari yun? Napatay na nga. Uulitin ko, Ma'am Violeta Conde, ha? Sana'y kahit po sa Bible app, tingnan nyo. Kung may wala kayong Bibliyang sipi ng Biblia, yung aklat mismo ng banal na kasulatan, itype po ninyo ang Hebreo, Kabanatang Siyam, Talatang 27, Hebrews 9:27. It is appointed to man to die once, and after that, the judgment. Itinakda sa tao, minsan lamang mamatay. Pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya hindi po pinapayagan sa Biblia na ang isang namatay ay pinababalik sa daigdig ng mga buhay para manirahan sa ibang katawan. Iyan po ay mga ano lamang, tinatawag na intuition. Ano? Intuition ng tao. Mga kuro-kuro. Nagbibigay sila ng interpretasyon na dahil sa kawalang kaalaman sa totoong turo ng banal na kasulatan, pinagdadaya tayo ng demonyo at pinapaniwala ng demonyo ang tao na ang isang namatay na mahal sa buhay ay muling bumabalik sa daigdig ng mga buhay. Biblically speaking, wala pong ganoon. Kahit po sa istorya ni Mayaman at si Lazaro. Okay? Ganito na lang, Ma'am Violeta Conde. Magandang umaga po kay Sister Anita Peña. Ganito na lang po. Kung may Biblia po kayo, basahin nyo ninyo ang Kolosas Kabanatang 2, Talatang 8. Sapagkat, bakit ko yan sinasabi sa inyo? Sapagkat, hindi po ako nagsasalita ng saganang akin. Ano? Ayaw kong magsalita ng ganang akin lang. Gusto ko na gumamit ng patunay mula sa banal na kasulatan na ang ganyang paniniwala ay hindi natin dapat pinaniniwalaan. Tingnan niyo po ang sulat ni San Pablo, Kolosas 2, talatang 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Like ng tanong nyo, Ma'am Violeta Conde. Okay, salamat po sa inyong pakikinig ngayon sa radyo. Hindi ko po alam kung sino mga kasama mong nakikinig. Yan po ang sagot ko sa inyo. Ano po, Ma'am Violeta Conde? Dahil kulang ang ating oras, hindi po totoo ang reincarnation. Okay? Pagka namatay na ang tao, again, Hebrews 9:27, inuulit-ulit ko po, mahalaga yan sa teaching. Ano po?
ang redundancy para ma-pick up natin, maunawaan nating mabuti. Hebrews 9:27 o Hebreo, Kabanatang Siyam, 27, it is appointed to man to die once and after that the judgment. Binibigyan ko yan ng emphasis, Ma'am Violeta Conde, para ipaliwanag sa iyo na pagkatapos ng physical na kamatayan ay wala na pong pagbalik sa daigdig ng mga buhay para manirahan sa katawan ng iba. Sapagkat bawat nila lang ay may laan ang Diyos na kanya-kanyang katauhan sa bawat individual. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaluluwa. Okay? Kaya hindi po totoo ang reincarnation o kaya tinatawag na transmigration. The passing of a soul into another body after biological or physical death. Hindi po yan totoo, ma'am. So sana nasagot ko po ang inyong tanong, ma'am Violeta Conde. Actually, ganito po, ma'am Violeta. Isa pa pong talata sa Biblia ang gusto kong basahin mo, kung lalo na kung may sipi ka ng banal na kasulatan. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 25, mas maganda basahin ko po sa inyo, bagaman ito ay memoryado ko, pero mas maganda na mula mismo sa banal na kasulatan ay basahin ko sa inyo. Ganito pong nasusulat. English Bible sa John chapter 11 verse 25, Tagalogin nun natin. Ang sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. But again, Ma'am Violeta Conde, itong sinasabi ng Panginoon Jesucristo na muling pagkabuhay, doon na po yon. Sa kabilang buhay po yon. Okay? Hindi po ito tumutukoy kasi isa ito sa ginagamit ng mga nagtuturo ng reincarnation. Out of context, ano ang kanilang pagkakagamit. Ito pong sinabi ng Panginoon Jesucristo, kaya niya ito sinabi. Ito yung istorya na muli niyang binuhay si Lazaro, yung best friend niya, yung matalik niyang kaibigan na nakalibing na apat na araw na nakakalipas. But again, wag po natin itong, lilinawin ko ito, wag natin itong kukwestiyonin. Kasi aral ito ng Panginoon. Ang Diyos ang may karapatan na ang isang hindi pa nabubulok na bangkay, o sabihin na natin, apat na araw, sabihin natin nabubulok na. O pero may imposible ba sa Panginoon? Wala. O it's up to God kung, pero hindi po reincarnation yon. Lilinawin ko po, Ma'am Violeta Conde, yung pagbuhay ng Panginoon Jesucristo kay Lazaro, hindi po reincarnation. Katawan niya pa rin yon, okay? Tinawag ng Panginoon Jesucristo mula sa libingan si Lazaro, Lazaro, lumabas ka dyan sa libingan. Lumabas siya. Oh, pero si Lazaro pa rin yon. Okay? Si Lazaro pa rin yon. Hindi po siya nanirahan sa ibang katawan. Okay? Kaya wag na wag itong ginagamit ng mga nagtuturo ng reincarnation. Out of context po kayo. Okay? Binuhay nga si Lazaro. Okay. Bakit? Pakikialaman ba natin ang Panginoon at ang Diyos kung sino ang gusto niyang buhayin? O, di ba? Kaya nga, may mga milagro ng Panginoon na namatay na, ilang oras nang namatay, pag talagang ginusto pa ng Diyos na mabuhay, nabubuhay pa. Pero iba naman ang reincarnation, okay? Ang reincarnation kasi patay na eh. O, patay na. Nailibing na. O, tapos inimbalsa mo pa. O, buti si Lazaro, hindi inimbalsa mo. Okay? Noong araw kasi, sabihin na natin inimbalsa mo. Okay? Sabihin na natin si Lazaro, inimbalsa mo. Okay? Tapos, binalot ng puting tela, tapos inilibing na. O ano naman ngayon kung inimbalsa mo siya? Ang punto ko rito, binuhay siya ng Panginoon, pero nasa katawan niya pa rin siya. Katawan niya, hindi katawan ng iba. Okay? So, hanggang dito na lamang, Ma'am Violeta Conde, inabot niyo po na bago ako magsimulat, naabot niyo po na magtanong. Pero kung sakali, hindi mo inabot,
na ako'y nagpapaliwanag na hindi ko po mapapaliwanag yan sa'yo. Pero pwede kitang tawagan kung mamarapatin po ninyo. So, siguro ikaw po ay naniniwala sa reincarnation. Kaya, naitanong nyo po ito. O, sa aking pagtatapos, ito ang sagot ko. Hindi po yan totoo. Hindi po biblical ang reincarnation. So, manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po kay Ma'am Violeta Conde. Marahil marami siyang tanong. Salamat sa liwanag ng iyong mga aral, sapagkat sa aming mga katanungan mayroon itong sagot. Kung kami ay magnanais na alamin ito ayon sa nasusulat mong mga banal na salita. Salamat po. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig, lahat ng nanood at lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang BBS DWLV 91.9 FM. Pagpalain niyo po ang aming sponsor, Ma'am Lalaine Villaferte Abunal, ang buong Villaferte family. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang lahat ng staff ng radio station na ito. Salamat po. Tinitiwala po namin sa iyong aming buhay sa buong maghapon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.